tunaw dito sa Balmond. Pero tama yung sinabi ni Wolf na mahirap at napakadali para dito sa side ng Malaysia na kontrahin yung Balmond. As we go to our game number one again, Philippines versus Malaysia, it is time sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Na-miss ko makita dito si Haji with the Eve. So it's more about the tempo. We have Villaluna, the captain and the shot caller para sa kanyang Angela. Kakaibang ano na to, kakaibang connection ang makikita natin ngayon. And na-secure nila yung kanilang jungle for that moment. Naging trade-off sa Malaysia naman dahil doon sa aggressive move ni Cho, nagkaroon ng chance na makakuha ng Little Wonder Malaysia. So, little bit of advantage para dito sa Malaysia. At talagang hindi tatantanan itong si Swarm. Oo, kumbaga, it's all about the poke. Pero nandito na si Imam for the backup. And it's all about pokes. Kailangan talaga nila yung gawin ngayon. Kailangan din nila ng vision. And as much as possible, kung kaya mo makadelay, kumbaga, sa inyong kalaban, why not? Yep. Antay kita mo naman si Imam, ginagamit ko talaga yung kanyang capability with that crystal para kahit paano yung ma-slow down dito si Moon. And tatandaan natin na yung sprint, yung pinaka-bread and butter ng isang savior. Hindi ito yung mga heroes na gumagamit talaga ng ng flicker. Parang napaka, sobrang cost-efficient ng sprint kung iisipin mo ngayon. And there are times para sa akin na mas ginagamit ko pa yung sprint kesa doon sa may flicker. And right now, Del Rosario, nasa may gitna ng lahat. And Sorn, umaalis, pero nagamit na ni Del Rosario ang kanyang ultimate at siya ay papatakasin niya na lang dito sila Sorn at si Moon. Oh, eto na. Kumaga, ready na yung ating turtle objective. For Team Philippines, nakikita natin aggression, but at the same time, hindi na masyado pinipilit. Oh! Pero first blood, nakita doon ni 4Maze as we go into the turtle fight. 4Maze, papasok ulit doon. And si Soto, Del Rosario, with the steal, sila 4Maze ay tumatakbo, may stun na naganap, at merong ultimate na tatama kay Soto, that is the dawning light connecting Angela, Del Rosario at Villaluna magkasama dito at hindi na ipipilit ng Malaysia dahil alam nila na napakalaking threat niyan kapag pinilit nilang i-takedown. Mukhang ipipilit nga pa rin nila dito. Oh, wait lang. Pero si Chico yata dito makukuha ng sign ng Team Philippines. It's all about aggression para sa kanila. And nandun pa rin eh. Yes, nakakuha dito Malaysia ng kill. But at the same time, Team Philippines, alam nila kung ano ang potential ng kanilang lineup flicker para kay Sorna. Del Rosario still alive. Sakit. Matutumba si Del Rosario at gusto pa ng side ng Malaysia na dagdagan nito. Moon, one more hit at gumamit siya ng dawning light para kahit papano ay ma-take down yung buhay ni Villaluna at ma-force sila na bumalik ng base. Unfortunately, lumalim din yung Beatrix sa sumugod doon sa Team Malaysia. Nakikita pa rin natin yung advantage ng carry, pero kung papansinin natin yung gold, hindi naman din ganun nakakalamang ang Malaysia despite having 4 kills. Dahil ang dahilan niya na ay nakakapag-farm sa may laning stage itong Team Philippines. Pero ang malaking advantage ganun ng Malaysia is they have this 1k advantage, tapos itong si Momo, itong ating carry ay nagkaroon ng 2 kills, at least part ng 2 kills. At napaka-importante yan sa scaling hero katulad noon, isang carry. At dahil dito sa kill dito sa may mid lane, bigla na lang din na-abante ang Team Malaysia. For Team Malaysia, sobrang aggressive nila ngayon to the point that they are diving under the turret against Imam. Sabi natin for Philippines, it's all about the tempo and kung paano nila kukontrahin dito yung kanilang magiging play against the Team Malaysia. So I believe for Philippines, ang kailangan nilang gawin ngayon is i-tignan muna na i-calculate muna nila if there will be a trade every time na mapasok sila. But the good thing is that for Soto kasi, nagkakaroon siya ng moments wherein nakukuha niya yung pwede niya i-farm. Pero ito na naman ang pinakadelikado sa mga pwede mangyari. We have another possible turtle team fight para sa ating mga teams. But the discipline is there both for Philippines and for Malaysia. Nakapwesto na dito ang Malaysia habang pinakikiramdaman nila kung saan papasok dito ang kanilang kalaban. Even yung ex-players nila nandoon na sa may pwesto para magkaroon ng 5v5 teamfight, and that is going to be the turtle going to the side of Philippines. Del Rosario gusto pa kumuha ng kill dito, pero Beatrix on the side of the Philippines goes down. Chico, Del Rosario 1v1 at si Kari nakakakuha ng kills. Si Momo
yung hindi mo gusto bigyan ng kills dahil na-accelerate ang kanyang farm ay meron ng 2 kills at 2 assists. Kumbaga, para ngayon sa Malaysia, kapag ka pwede silang mag-gather up in terms of team fight, gagawin nila agad. And right now, Team Philippines, kailangan nilang humabol in terms of the gold, pero hindi ganun kalaki, considering na 7-1 ang ating kill score. And a bottom lane, matagal-tagal na laban pa yan. We have 4 Maze and Soto for that. And right now, Moon is already on that killing score, 2-0-2. So, possible makakuha din siya ng Torres sa top lane. Pero pinaka-apaka kasi natin is yung talaga team fight na kompleto yung Pilipinas. Maganda yung magiging pasok nila. Makakapag-counter sila, kumbaga, dun sa ginagawa ng Malaysia against them. Pero grabe yung vision na binibigay kasi ni Zorn. Mm-hmm. At Imam, gumamit ng reward manipulation. But Chico! Really wanted to go for Imam, pero merong sniper doon kay Beatrix at tutumba yung savior. Now, don't give the Beatrix sa Pilipinas. Kung sa ganda moment, alam naman natin. Asintado talaga. Walang the please. At nakita natin na nakabawi ang Team Philippines because of that clash. Meron pa rin sila kailangan bulin 600 gold. At this point, hindi na ganun kalaking factor yan. Ito nga lang talaga, si Momo, malaki yung kanyang nakuwang diferensya between the farm and the Beatrix at carry. Which is generally good sa isang carry kasi sabi nga natin, supposedly yung carry yung dapat nalulugi sa early stages at siya yung nag-ahabol. Pero sa ngayon eh, dahil 2-0 and 2 ang score ni Momo, nagkaroon ng konting safety net ang Malaysia coming into the late game. I think tama si Wolf doon, 100%. Si Momo, siya yung talagang tagapagdala ng ulam dito para sa side ng Malaysia dito sa game na to. So ibig sabihin, kailangan nakawin ng Pilipinas yung ulam na yon sa kamay ni Momo. Kailangan nila i-contain si Momo para hindi na siya makakuha pa ng farm, or kahit paano ay i-burst down na lang nila para hindi na mapalo yung pinag-ipunan niya. O, kumbaga kailangan nila matanggal dito si Momo sa Land of Dawn. Ang ganda ng ginawa nung Team Malaysia dito, nag-shift sila ng lanes. Nilagay nila, tinao nila si Carrie kay Esmeralda. Nilagay nila si Formace, which was the explain na Kali dun sa may top lane, malapit doon sa turtle pit. And Malaysia, eventually, nakakuha na sila ng kanilang turtle in this game. Kanina pa kasi nakakuha ng Team Philippines. Uy! At nabigyan ng chance na makakuha ng kill itong si Momo. Very good macro play from Malaysia. O, kumbaga, nakakabisado na dito kung saan din pwede pumasok yung mga players natin na from Team Philippines. But Philippines still holding dito na kumbaga isang team fight. Kumbaga, nandun yung lagit kasi in terms of that Balmond play. Pero yun nga lang. Mm-hmm. That's going to be dawning light. Hitting Del Rosario at siya ay tutumba. Si Formace nandoon sa may gitna na kaluhod and he will go down as well. Pero sabi dito ng side ng Malaysia, gusto pa namin kumuha ng kill pero masyado silang nag-asim. Pilipinas gets the upper hand doon sa laban na yon. Wow, 3-4-1 na naging trade-off. Sobrang ganda para sa Team Philippines. Ito si Momo Alan, 2v1. Oh, what a play from Villaluna. Umalis siya doon, tapos nag-cast ng ultimate niya, leaving si Momo in a spot where wala siyang panalo doon sa 2v1 situation na yun. Heads up play. Kung parang nangyari doon, if ever na hindi man or pinilit pasukin dito ni Momo, matatarget agad siya ng Beatrix. So kahit for Villaluna, kahit makita siya doon na ginagamit yung kanyang heart guard, pinis siya pa rin. At dahil dyan, lumamang na ang Pilipinas in terms of the goal. Ito yung sinasabi natin, kailangan lang naman nila isang magandang team fight. Yes. And na-maximize nila yon against Malaysia nung napunta doon sa medyo masikip na area. And right now, things are looking good para sa ating mga kalahok. Sa ibang tournaments na napapanood natin, alam natin itong PH team natin ngayon or Cibol, talagang meron silang thing for when it comes to other teams na kapag ka-early game, medyo nagkakaroon sila ng problema. Pero kapag ka nagkaroon na ng 5v5 team fights, yes, doon sila nag-shine. Yes, and we know na magaling sa sustain bait plays ang Team Philippines from their old team nga. Yung team na nandun sila, which is Blacklist International, na kapag pag hindi perfect ang execution mo when it comes to the team fights, napapunish ka talaga ng sustain composition ng Team Philippines. We saw that. Ganyan yung nangyari kung bakit nagkaroon ng 3-4-1 trade-off. Naghabol ang Malaysia ng sobra kay Imam. Eventually, napunish sila ng Beatrix. Pati na rin yung sustain mula dun sa ibang mga members ng Team Philippines. And ito yung dahilan kung ba't lamang na ang Team Philippines sa ngayon. And ngayon, kung mapapansin nyo, Philippines ang may hawak
nung turtle area, ay Lord area rather. But wow, si Imam ay susubukan kunin ni Zorn, pero masyado siyang nag-asin doon. At siya ang mata-turn around Soto with the convergence doon sa may mid. At si 4 Maze kumuha ng kill. Imam goes down. At 4 Maze nag-heal sa harap, nag-sustain sa harapan. Pero grabe na yung damage ni Gonzales. Villaluna tumatakbo, si Moon, si Chico, hinahabol siya unti-unti. And merong Polystar Moon nagagamit ni Soto. At Dawning Light hindi man lang mararamdaman ni Del Rosario kahit papano. And that's going to be Philippines going back, kasi alam nila na pabalik na dito si 4 Maze. And possibly si Moon ay makahanap ng pwesto para, alam mo yun, ishred sila. Yep, I think mas magandang trade yung para sa Philippines. Isang Eve kapalit ng isang explainer. At alam natin na dapat ay umaangat talaga ang isang Khalid sa early stages. Pero every time na makakuha ka ng kill sa isang Khalid, okay na okay ka. Kasi if you're the Eve, it doesn't matter kung maraming beses ka namatay sa early stages, makuha mo lang yung item mo bilang position 4 or mid lane for your team, malakas pa rin yung impact mo sa team fight. So napakagandang trade nun para sa Team Philippines. O, kumbaga parang yung slow din kasi dito ni Imam, napaka-importante pa rin sa team fight. Pero nakikita natin ngayon for Team Philippines, there are moments din kung saan mahaba rin team fight, pero hindi din na force dito na makakuha ng kill against Malaysia. And yung positioning ng dalawang teams natin, yes, parang napaka-intense, pero talaga tinatarget nila kung sino pwede targetin. And so right now, nahuli doon si Villaluna. Pero tignan natin kung makakatakas ba dito ang ibang mga players ng Team Pilipinas. And this is for Malaysia. Pwede silang kumuha ng Lord Objective against Philippines. Aggressive play coming out from Zorn. Kung papasin mo, nag-conceal pa sila doon para makule yung kill kay Villaluna. Pero for Malaysia, clock is ticking. Kasi once na nag-respond si Villaluna, kailangan nilang naman mag-ultimate lang. Oo, pero si Soto, umababa ang kanyang buhay. Si Zorn ay nasa 1/4 ang kanyang HP. At si 4 Maze naman humarap doon sa may kay Imam. Pero si Gonzales at nandito rin si Del Rosario para tapusin ang kanyang buhay. And Philippines, nakikipag-trade-off lang sila dito eh. Kumbaga, they're getting the, sabihin na lang natin, the better trades para side nila. Well, Malaysia, gusto lang naman nila kunin yung Lord eh, pero napapatrouble sila eh. Imagine mo, maganda yung pag-pick-off ng Team Malaysia. Pero once na napop yung Eve Ultimate, nag-tunnel vision sila dun sa idea na kailangan nilang i-cancel at lumaban dun sa real-world manipulation. I think ito yung false hope na binibigay ng Team Philippines sa Team Malaysia. At magandang bait play ulit mula sa Team Philippines. Bakit? Kasi yung Malaysia talagang every time na magpa-pop ng real-world manipulation si Imam, nagpo-focus talaga sila doon at tinatry lumaban ng Team Malaysia. Sa early stage, syempre, meron silang advantage doon. Pero dito sa late game, kung saan itong si Imam meron ng mga items na nakukuha at may protection na rin from his teammates, lugi na ang Malaysia kapag tinatry nilang i-cancel yung real-world manipulation gamit ang Raging Sandstorm. Kumbaga parang nandun na din, if I'm not mistaken, nandun na din yung possible na si Del Rosario naman, yung combo dito, Del Rosario and Villaluna, pagdating sa pag-zone, because of the heart guard and the slow as well, at yung pwede nila ibigay dito against other players of Malaysia. Yung may kita na naman natin ang mind games para sa ating dalawang teams, kung alin ba ang kanilang uunahin, kung mag-hero ba or kukuha dito ng Lord, pero napaka-importante para sa kanila ngayon na ma-manage ang kanilang lanes as Del Rosario will back away habang tumatama na naman ang mga bala dito ni Gonzales para sa Team Pilipinas. Para kalahati na lang yung Lord. Mayroong vision dito for Team Philippines, even for me, Imam on the slow. Nasipa si Del Rosario doon. Napaka samang timing for the side of Team Philippines. Pero yung Lord ay mapupunta sa side ng Malaysia at si Momo ay tutumba. Uy, si Soto! With Dawning Light being used by Moon at nag-aabol sila. Tatlong miyembro ng side ng Malaysia ay tumba. At ibig sabihin nun, Philippines, madedefend nila to and hindi magmamatter as much yung Lord na nakuha lang Malaysia. Ang ganda na ginawa at pinakita ng Malaysia with how they secured yung Lord, na isolate nila si Del Rosario at halos na ligtas nila yung sarili nila mula dun sa real world manipulation. Nanggigil nga lang ang Malaysia with Momo just looking for the backlines. Naghanap pa siya ng mas marami pang kills instead na magback, at dahil dun napunish sila ng Team Philippines. Yes, nakuha ng Malaysia yung Lord at nakuha ng Malaysia yung kill doon sa jungler ng Philippines. Pero tatlo ang nakuwang kills ng Philippines, giving them the
advantage. Hindi nagamit ng Malaysia yung Lord. At the same time, lalamang pa sa gold ang Philippines dahil mas makaikot sila sa mapa. Great display of punishment from Philippines and overextension mula sa Malaysia. It is all about the bait. Sabi dito ng Pilipinas, take the bait. And after that, kami naman ang dederecho against Team Malaysia. Ngayon may kita natin, for Malaysia, nandun na yung kumbaga impatience sila pagdating sa team fight. Mm-hmm. Kapag kami mga moments na feeling na nakakuha na sila ng kill, kaya nilang diretso yun, pero hindi ang nagiging story para sa Team Pilipinas. Kailangan lang nila na ma-exhaust dito ng Malaysia ang mga skills ng Malaysia. Ooh. Pero ito naman sipa para kay Sor, makakasira na Torre doon. At ito pa nga para sa side ng Team Philippines. And for Maze, siya ay tutumba. Si Imam dito, kalahati na lang kanyang buhay. At si Chico, ooh, ayaw ko dito ipan, pero tumba si Del Rosario. Oh, na-connect the dots sila dun. Oh, Xavier. Pero yung nga lang si Soto dito. Connect the dots, pero Soto is here to the rescue. The naka-firm sword. Pero ito na naman, Gilbert Manipulation para kay Imam. Yun oh, Villaluna. Villaluna is still alive habang ang Malaysia ngayon, sila naman ang makakaangat on that team fight. And wow, grabe yung trade or yung fight na ginawa ng Malaysia doon. Yep. Palong-palo yung dawning light. Grabe. Literal na connect the dots. Connect the dots eh. And nung panahon pa, napahabol na dito sila Villaluna para kunin yung kills. Naging enough yung damage ng dawning light para mapag-decide sila na back na muna tayo, hindi natin kaya ito with our current HP. What we can see mula dun sa Malaysia, ginagamit nila yung Xavier to its full effect. Parang kanina, napapa-overcommit si Momo kasi gusto niya siya yung tatapos sa kill. And then they found out, hindi naman pala kailangan na ganun. Pwedeng ipalow lang na itong carry yung mga target siya. For example, gamit lang siya ng 2 attacks using the ultimate tapos Phantom Step palayo. Meron siyang 4 na atake eventually dahil dun sa may golden staff. Tapos mapoproc din yung light wheel mark, which means malo-low niya talaga in a matter of seconds yung kalaban, tapos magbabak siya with Phantom Step and then Dawning Light panapos. Dito nagkakaroon ng problema si Dino Rosario. Masasalba ba siya? Pero nandoon si Momo for Maze. Ladies and gentlemen, kino-hold off nga si Gonzales at si Imam para hindi makatulong sa kanyang team. Malaysia will be taking this Lord at mag-force back ang Philippines pabalik ng kanilang base. Kailangan dumapensa ngayon ng Team Philippines. And I believe for Malaysia, talagang binibigyan na nila dito si Del Rosario. Hindi na binibigyan ng opportunity na maka-forward. Yep. If we look at the movement of Sorn, once na may nakita siyang player, regardless kung sustained ba or not, automatic agad na ultimate para sa kanya. Pero may kita natin, Del Rosario is still down, pero Imam will be alive. Overextension ba? Nagginamit ang real-world manipulation as Moon will be forced to use the sprint. Yep. Mm-hmm. At tumba si Sorn. But that will be it for the side of Malaysia. At tumba dito si Soto. Ooh, and from long distance yun. And actually, yung burn. Yep. Damage na pinakita doon ni Chico. Si Sorn, masasabi kong X-Factor dito. Tama yung sinabi ni Chantel, hindi nagmamatter kung sustained ba yung hero, bibigyan. At tinitake advantage si Sorn yung TikTok play. Na kahit parang naghahabol siya, meron pa rin siyang angulo na pwedeng gamitin niya yung flicker after the wave the dragon para matutulak pa rin niya, maaliyo pa rin niya yung kalaban papunta dun sa kanya mga teammates. We know traditionally na ang theory craft ng mga teams against the ube strategy ng Team Cebol or ng Team Philippines is yung Cho dahil meron siyang isolation factor. Yung Cho, yung mga Franco, ito yung mga heroes na theory craft ng mga teams na pwedeng pangontra sa ube strategy. At so far, Malaysia is taking advantage of that isolation factor doon sa hero na haharap para sa Team Philippines. Or pwede rin nakikita ko dito, kaya din talaga fina-force ng Team Malaysia para ma-force na rin agad dito yung heart guard ni Villaluna. Mm-hmm. Kasi if not, parang kapag kanauna dito, yung setup ni Villaluna and Del Rosario, definitely may hirapan dito would be Team Malaysia. So, nangyayari sa kanila, wag na muna or force na natin agad para after nun, gamitin na natin yung mga pwede natin gamitin mga skills as Imam will take down Moon. Pero may bawi ang Team Malaysia. Walang dawning light na magagamit sa fight na ito. Pero Soto, Gonzales, Villaluna, humaharap sila at andun na yung Raging Sandstorm. Tumba si Soto, mga kaibigan. For Maze, nandito sa may harapan, tutumba siya, immortality will be pop. At ang Zorn, sinipa si Gonzales at hindi lumayo. Yung pagkakasipa niya and Gonzales, sumabit dun sa pader. Oo, muling lalakad, matatag, buhay pa rin dito. Ibang mga players ng Pilipinas as Malaysia, they are aggressive, yes. Pero nandun pa rin yung
nandun yung kanilang overextension na capabilities or tendencies. Yes, I agree. And ito yung nakapagtaka sa Malaysia. They're doing things correctly kapag team fights. Tama yung kanilang pwestuhan, yung kanilang execution, mabibilib ka eh. Pero after ng isang kill, bigla sila mag-overextend for more kills. And this is the problem kung bakit tumatagal pa itong laban para sa Team Malaysia at 20 minutes. Hindi nga lang natin pwedeng itanggi na nasa kanilang advantage. This is the Evolved Lord. Yun nga lang, dahil nga sa overextension ng Team Malaysia, hindi nila matitake advantage yung supposed na man advantage nila over Team Philippines. Ngayon, meron tayong complete 5v5 ulit. Oh. Okay, ito na. Uy, naka-sell yung river manipulation by the way dito against Imam. Pero gusto ko hanin si Formace as Malaysia mag-advance pa. Hindi, nandito na rin si Soto for the backup. Back away lang ang ating mga players. And this has been the story of this match. Kung magpaunahan na maka-exhaust ng mga skills, makapwesto agad. But looking at the things right now, mapupush away muna dito ang mga players ng Team Philippines as Malaysia will try to take this Evolved Lord. Eto na, si Del Rosario papasok against the players of Malaysia. Grabe yung pwesto ni Imam at asipa si Del Rosario pero walang burst damage galing kay Momo. Wow. Unti-unting bumabagsak yung buhay ng members ng side ng Malaysia. Dalawa na ang tumba. Kanina mapupunta yung Lord. And it will go to the side of the Philippines. And Chico, guys, tumba ka muna. Tatlo ang tumba sa side ng Malaysia. Grabe ngayon ang Pilipinas. This is the signature Lord take ng Team Philippines, particularly kapag inunahan na yan ni Villaluna. Kapag sinako na ni Villaluna, alam mo na yung mangyayari. Napakalupit ng decision making ng Team Philippines, and in just a snap, pwedeng ma-one-way ang Team Malaysia. The one-way play. May Lord na lalabas. May pakialam pa ba yung Philippines doon at kaya na ba nilang tapusin? Ito ngayon! Matagal. And the sniper! Wow! Tatapusin na. Tutuluyan na. At ako si Momo, naku po, ang dami mong pinarm. It is going to be a wipeout para sa Pilipinas dahil gaya na sinabi natin, handa sila para depensahan ang kanilang titulo na pinakamalakas. Game number one ay para sa ating mga representatives.